Good morning! Welcome to another video! Why? Sarap lang ng laro kanina doon ni Asher. Eh, ngayon naman mag-start ako mag-video para ipakita sa inyo. Biglang umalis. Tsinatsaga ni Ama kasi dapat magpapatreasure kami ngayon guys ng mais. Kaso umuulan. Kaya ginagawa ni Ama, kinakamay niya. Habang inaantay nga na tumigil ang ulan. Ayan no, yung isa oh. Hinahayaan ko lang kasi paliliguan ko naman. Ganyan po kalikot ang bata. Inaakyat yung mga mais. Ashere! Asher! Say good morning! Say good morning! Nepali English ang bata. Sabi niya, aw, aw. Mami, aw. Minsan naman, no, 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 mami, no, no, no. Nandun siya kanina sa kwarto nila, Ama. Tapos, ano, binigay niya yung book kay father. Sabi niya, magpapabasa. You will fall down. You will fall down. Natatakot si Ama na baka matabunan si Asher ng mais. Yehey! Yehey! Ah, yehey! Buray tayo ko, Toy. Yeah, aakyatin na naman yan. Gumonsa! Tuwang-tuwa siya sa ganyang laro. Yung nilalaro niya yung mga ano... Tata! Yan, sabi niya, tata, imbis na babay. Sabi niya, tata, yee, dirty! Don't put your fingers in your mouth, it's dirty! Tata! Awita, baayo. Tuwang-tuwa siya dyan, ya. Tata. O, tata. Gaya-gaya ka, Asher. Didi din daw. Nagagaya siya ng salita. No, I said, don't put your finger in your mouth. It's dirty. O, say tata. Okay, say tata. Tata. Nagluto ako guys ng okoy. Ayan, tatlo pa lang yung naluluto ko. And gumawa din ako ng sawsawan. Suka. Tapos may mga herbs. Naglagay ako ng mga herbs sa sawsawan. Salt, ganun, pepper, and sugar. Ayan. Kaya may, para medyo maglaban yung tamis at anghang at sour taste nito. So, yan yung nilagay kong sawsawan niya. And, eto ang ating ulam ngayong umaga, guys. Paa ng manok. Ayan. Namimiss ko lang mag-ulam ng ganito. Kasi, ang tagal-tagal na namin hindi nag-uulam ng chicken feet. So, nandito na, guys, yung treasure ng mais. And, mag-start na mag-treasure. Hindi ako tutulong sa kanila guys kasi medyo nahihilo pa ako. So since nandyan naman si Sumitra na tumutulong sa kanila, siya na lang muna yung tutulong kina Ama. At saka apat naman na sila yung naandyan, nagtutulong-tulong. Ako ano lang, taga-tayo and taga-video lang. At saka nagbabantay din kasi ako kay Babo. And yon, umattend din kasi ako guys sa Zoom meeting namin sa NFA kasi nagse-celebrate kami ng 123rd Independence Day. So sumali ako sa Zoom nung Nepali Filipino community. So ayan, panoorin lang natin sila na nagtre-treasure ng mais. Konti lang naman 'yan, malapit na rin naman silang matapos.
Nandito ako sa likod bahay, guys. Nililinis ko itong mga silihan namin. Kasi ang lalaki na, hindi ko napansin, napabayaan ko na yung ating sili. Hindi ko napansin ang lalaki na nung mga ano, nung mga damo. Ito yung sili namin, malalaki na. And namumulaklak na nga yung mga iba. Tapos yung mga iba, ano, yung mga iba may bunga na, may sili na, kagaya nito, oh. May bunga na siyang sili. Yan. And eto na yung mga palay namin na itatanim doon. Yan. Papatraktor. Walang gadaanan nung traktor eh. Kaya hindi pa namin siya mapatraktor. Pero eto na yon, mga palay. And nagising na si Asher. Kalimutan ko talaga tong aking silihan dito, guys. Oh. Nasilip ko kasi naglalakad-lakad ako. Tulog nga kasi si Asher. Kaya lumabas ako saglit ng kwarto. Tapos nasilip ko nga tong sili. Natabunan na ng mga damo. Tabunan mo. Ayan, ito yung mga ampalaya namin. May mga bunga na. Kinuhanan ng bunga ni Ama kahapon. Natabunan na rin yung ano. Natabunan na rin yung aking ano, anong tawag dito? Kamote. Tingnan niya. Ang ano niya, ang galing niyang magtalbos. Tinatalbusan ko yan. O yan, may talbos na naman siya. Magaling magtalbos. Hindi ko pa nadadalaw yung tinanim ko doon sa kabila. Puntahan natin yun next time. Pero sa bagay, konti lang naman to. Gusto kong tanggalan ng damo nito. Oh. Yan, oh, gising na yung bata. O, teko, babulay. Because look, anak, mommy forgot to clean our chilies. Nilalagay ko lang siya dyan sa gilid. Ay! Sleepy. Bubulaklak na yan, oh. Ay, buti na lang talaga napuntahan ko, eh. Linis-linis lang. Are you to go to help to Ama? You will put na the coin? Mm-hmm. In the... in the sacks? Yeah. Let's go. Give and Babu. Now? Yeah, look. Or they started already? Not already. To help Ama, I need to finish this one. Look, oh. Where is our chili na? Nasaan na yung sili namin? Ni, tignan mo, natabunan. May itsura. Buti na lang malambot ang ano dito, guys. Ang lupa. Hindi kailangan ng ano. Ng anong tawag doon, yung pangbungkal. Pwede na sa kamay. Madali naman siyang mabunot. Hi guys! So, nandito na ako sa kwarto. Natapos ko na yung paglilinis ng aking silihan. Actually, maliit lang naman yun. Kaya lang nga kasi, natabunan na yung mga sili. Kaya kailangan tanggalin. And yun nga guys, dahil sa sobrang init dito sa Nepal, and yun nga pala ko nasasabi na, naku, sobrang init dyan, Mami Jo, bili ka na ng ganito, bili ka na ng ganyan. So, dahil nga lockdown, guys, wala namang mga open na mga shops, diba? Pero nagkataon na may contact si Asis, nagre-repair sila ng refrigerator kasi nasira din ang aming refrigerator, pinagawa namin. Ngayon, yung naggawa ng aming refrigerator, meron pala silang chef dyan sa Parsa. So, nagtanong si Papa Asis kung magkano. Hindi kami bumili ng aircon, guys, kasi mahal ang aircon. Pero
bumili kami ng cooler. Ayan. Meron kaming bagong appliances. Cooler siya. Mas mura to kaysa aircon. Hindi ko kayang bumili ng aircon, guys. Sobrang mahal. Sa totoo lang, ang aircon dito, depende sa klase, depende sa brand. Pero may tig 50, 51, 52, ganun. Depende sa brand ng AC. So sabi ko, hindi ko talaga kaya bumili ng ganun kamahal. And madalas kapag ganitong summer, brown out din dito sa Nepal. So, hindi rin magagamit kapag may aircon. So, sabi ko, cooler na lang. Kasi itong cooler na to, pwede siya sa inverter. Ayan. And, ang price nito guys, ay mas mura. Murang-mura lang talaga. Yasuda ang kanyang brand. And, mura lang siya. Talagang pasok sa bulsa, pasok sa budget yung price nito. So, meron dito, kung nakita nyo to, yung pinagtanggalan ng plastic tape niya, ano pa yun? Tatanggalin pa lang siya na ganyan, kasi yung pagkakaano ng tape, yan. So, eto, meron siyang speed at sa function, tapos eto yung lagayan nga ng ice, ayan. Pero ang naging problema kasi dito, guys, ginagawa ni Asher na lababo. Lalo kapag naka-on, ginagamit namin, di ba may ano, nagpa-pump yung water dito, lalo kapag naglalagay ka ng ice, so kailangan mong ipump. Ang ginagawa ni Asher, nilalaro niya yung tubig dito siya naguhugas ng pinggan, dito siya naguhugas ng kamay. Naguhugas siya ng kamay kasi kaya niya lang buksan na ganyan, oh. Pero eto guys, meron na kaming cooler and gustong-gusto to ni Babo kasi every time na ginagamit namin to, nandito siya sa harapan nito tapos inilalagay niya yung likod niya. Dahil alam nyo ba, sa sobrang init dito, kahit ako, kami ni Babo, nagkaroon si Babo ng bungang araw dito sa ano din niya, sa kamay niya, sa likod, yung sa may likod ng tuhod niya guys, ganyan. Nagkaroon siya ng bungang araw. Kaya sabi ko, para kahit papano, malamig-lamigan ng konti itong room namin. Ayan na ang aming cooler. May bago kaming appliances cooler. And gusto din ni Ama kasi sabi namin, halika dito, maniyayaya namin si Ama dito. I-try mo to kung okay ba kay sa electric fan. Kasi nga, yung tubig na may ice, malamig na naman talaga na pumasok na ano. Kaysa electric fan kasi minsan mainit din yung nilalabas niyang hangin. So, yun lang guys. Pinakita ko lang sa inyo, nakabili na kami ng aming cooler na magagamit namin lalo ngayon, napakainit ang panahon. Kasi ang init nito hanggang August pa, September, ganyan. Minsan October, mainit pa din. Nagsisimula lang naman ang winter dito kapag pumasok na ang November or kalahatian ng November, tapos December, ayun, mararamdaman mo na ang lamig. Pero hanggang October kasi talagang mainit pa rin dito. So, kahit pa paano magagamit namin yan. Yun lang yung video natin for today, guys. And yun, malaking tulong yung gamot. Medyo okay na ako. Kasi kapag bumabangon ako, talaga nahihilo ako, nayuko ako, nahihilo ako. Ganyan yung nararamdaman ko. Pero yung pag-inom ko ng gamot simula kahapon, tapos kaninang umaga, medyo nabawas-bawasan naman, guys, yung hilo ko. Kaya, at saka ayaw ko, at saka pag ano na nahilo ako, ayaw ko na naka pirmi lang ba sa isang lugar kasi mas lalo akong nahihilo. Mas naiisip ko na nanahihilo ako kapag iniupo ko siya. Kaya ang ginagawa ko, naglalakad-lakad ako, lumalabas-labas ako para kahit paano, hindi ko maisip na nahihilo ako. Ganun ako guys. Kahit nung umuwi kami ng Pilipinas noon ni Asis, nahihilo din ako noon. Pumunta din kami sa center. Ang binigay sa akin noon, ano, yung anti-hilo, ano yan, parang yung pag nagbabiyahe ka, parang ganun yung gamot. Pag nagbabiyahe ka, pag nahilo ka, parang ganun yata yung ininom ko dati. Para mabawasan lang yung hilo ko. Pero, alam ko guys, na concern kayo sa health ko. Huwag kayong mag-alala guys, kasi sakit ko talaga. Namana ko talaga itong sakit na to sa sides ng papa ko. Pareho kami ng sakit ng papa ko. Kahit ang papa ko, meron siyang maintenance na gamot sa hilo niya. Yun ang namana ko na sakit sa pabyo na talaga hilo, sakit sa ulo. Buti nga wala akong asma kasi ang pabyo na may asma din sila. So, yun guys, i-end ko ng aking video for today. Thank you again for watching.
Bukas na lang ulit ako guys magsha-shout out kasi hindi pa ako nakakapagsulat. Na-save ko na lahat yung mga nagpapa-shout out pero hindi ko pa nasusulat. So bukas na lang ako guys magsha-shout out. So yun lang guys. See you again tomorrow. Bye everyone and God bless us all.